Nung unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bayan, may pagpapahalaga na raw ang mga Pilipino sa kanilang yumao. Nagsasagawa muna sila ng mga ritual bago ilibing ang katawan sa lupa. O kaya ay bago isilid ang mga buto sa banga o maliit na kabao. Sa isla ng Banton, sa probinsya ng Romblon, daanda ang mga banga, kabao, mga bungo at kalansay ng tao ang natagpuan sa mga kuweba. At ang pinakamahalaga sa mga nakuha, isang piraso ng tela na ayon sa mga eksperto, hinabi pa noong 14th century. Isang piraso ng tela na bahagi ng isang ritual sa paglilibing at pinaniniwala ang pinakamatandang telang pambalot sa yumao sa buong Pilipinas at maaaring sa buong Timog Silangang Asya. Andito siya sa Hibla ng Lahi Gallery. Dito sa National Museum nakalaga at iniingatan ng mga tinaguriang Banton Burial Cloth o kilala rin sa tawag na ikat. So isa siya sa mga na-declare na national cultural treasure para ipakita na ganun siya ka-importante kasi eto pa lang yung meron tayo from an archaeological perspective. Eto pa lang yung ating death cloth na nakuha. Napakahalaga raw ng telang ito sa kasaysayan dahil isa itong elemento na nagpapatunay ng pagpapahalaga sa mga yumao at maging sa pagiging malikhain ng ating mga ninuno. Yung ikat, yun yung isang klase ng textile na alam ko abaka yan. So ngayon, we need yung abaka fibers kaya naging ano siya ngayon, naging piece of cloth. Kasi ito ay isang ritual, hindi lang tungkol sa ikat, kundi sa isang proseso na may kinalaman sa ating belief sa afterlife. Ayon sa National Museum, patuloy ang kanilang pag-aaral sa lugar kung saan natagpuan ang tela. Kaya't para maging bahagi ang eyewitness sa pagtuklas sa nalibing na kasaysayan, pinuntahan namin ang isla ng Banton sa Romblon. Walang bumabiyahing eroplano papuntang Romblon, kaya sa isang dekatig na bangka ang sinakyan namin. Halos 12 oras din kaming naglayag sa dagat. Sakay tayo ng mga habal-habal papunta doon sa mga kuweba. Sinamahan kami ng ilang miyembro ng ASI Study Center for Culture and Arts o ASCA sa pag-akyat sa bundok papunta sa kuweba kung saan natagpuan ang Banton Burial Cloth. Ano bang pupuntahan natin muna ngayon? Yung ipot cave. Ipot cave. Yung Banton, tinawag na Banton kasi from Batoon. Ibig sabihin, mabato. Isang marker o palatandaan ang aming nadaanan. Nakasulat dito ang kasaysayan ng Banton Burial Cloth. 13 taong gulang na si Cristituto Fonte. Siya ay isang magsasaka na habang hinahabol ng ang isang unggoy ay nagkataong pumasok sa kuweba. Ganito ka delikado yung pagpunta dito sa Ipot Cave. Pag hindi ka maingat, dahil nasa tabing, nasa cliff siya mismo ng bundok, pag hindi ka maingat, umigit kumulang sa 100 talampakan yung lalaglagan mo na puro batuhan, tapos dagat na ito. E,
ito yung mga buto. Yan ang mga. Buti hindi pa siya ano, hindi pa siya ninanakaw, hindi pa kinukuha yung mga buto. Yung karamihan nanakaw na ito na natin. Ang marami nang nakuha. Sabi nung una, yung mga kabaong numbering 22 ganun. Magkakapatong patong daw dito eh. 22 na kabaong. Pero ngayon, mukhang wala nang 10 ito eh. Sa bungad pa lamang ng kuweba, makikita mo na ang mga bungo. Kaya hindi dapat lumagpas sa 5 katao ang tutuntong sa mga bato dahil baka bumigay ang bungangan ng kuweba. So iniiwasan yung talagang wag nang mahawakan o makakuha sila ng kahit piraso lang na butuman o yung kahoy, yung kabaong. Tapos kung pagmamasdan natin yung mga detalye ng kabaong, may ano siya eh, may disenyo talaga siya eh. Parang hawakan, tapos may parang korteng ahas. So may ano siya, talagang sinadya siyang ukitan. Tsaka isa sa mga na-discover dito, talagang malakas yung ebidensya na bago pa dumating yung mga Kastila. Kasi malayo sa Kristyanismo ito eh, di ba? Na may ganito na tayong sistema ng paglilibing. Kumbaga pre-Hispanic, prehistoric pa. Kung saang bahagi ng kuweba natagpuan ang Banton burial cloth, hindi na raw matukoy ng mga eksperto. Nagbagsakan na rin kasi ang mga malalaking tipak ng bato sa loob. Pero ito, bukas lang talaga at walang hinukay dito, ah, di ba? Hindi, may nahukay na rin dito, mga treasure hunter. Yung lugar na yan, pinaghukay na yan eh. Talaga? So, treasure hunter? So binakbak na nila ito, inalis na yung mga bato. Kasi baka may nakabaon pa. Kailan napuntahan yung treasure hunter dito? Sabi ng mga, ano may nakapagsabi, mga 50s para mayroon na eh. 1950s meron. Eh kung meron mga iba pang nakabaon dito, jewelry, di ba? Kasi doon sa ibang coffin, yung mga sinauna, may mga ano, mga gamit nila. Oo, yung tawag ng pabaon ba? Yung namamatay yung isang tao, yung kanyang mga gamit. Alahas, valuable sa lahat. Dapat pabaon nandun nila, eh. Pabaon nila doon sa... Pero ngayon, wala na talaga? Hindi, wala nang nakita na natirang ano yung... Wala. Bago namin lisanin ang Ipot Cave, napansin kong tila laging may binubulong si Sir Abner. Tuwing bibisita ko ba dito, kailangan magpasintabi, sinasabi ng mga matatanda, di ba? Sa panyon. Paano niyo sinasabi yung pasintabi? Tabi, tabi, marayan. Tabi, tabi at may daraan o may pupunta, ganun. So parang tabi-tabi po oo, sa amin, no? Sa Tagalog. Tagalog, tabi-tabi. Tabi-tabi po. Kami, tabi naman, tabi. Bilang paggalang sa mga may spirito. Oo, spirito naman. Dito sa Silak Cave naman natagpuan ang mga bungo na may kakaibang hugis. Silak Cave. Ito yung parang lapad yung skull. Oh. Oh. Anong paliwanag dyan? May practice yung unang mga nuno namin na ano yung tinatawag sa... Yung technical na sabi nila, technical term. Artificial cranial reformation. Artificial cranial reformation. Bago yung artificial, ibig sabihin, unnatural reformation. Oh. Pinaporma uli yung... nung yung ulo ng tao. Bakit daw? Ang isang rason ay yung parang para sa kanila mas maganda yung isang yung taong ganyan eh. Oo. Yung aesthetic value parang. Aesthetic value. Oo. Ito naman mas ano ang deformation, mas visible ang deformation niya kasi sige, yeah. Talaga ano na siya. Yung linya niya dito. Bukod sa mga bungo, mga basag na pinggan at bangari nang makikita sa loob ng kuweba. Itong Silak Cave kung tawagin nila. Mapapansin natin, yung mga daan papunta sa mga kuweba ay napakahihirap, mabato, matarik. Ang paliwanag ng ilang mga taga rito, siguro sinadya talaga na yung mga resting place ng mga kababayan natin noon ay nakahiwalay dun sa mismong bayan o mataong lugar. Kaya ganun kahirap puntahan. O di kaya iniiwas din nila dun sa tinatawag na looting. Kasi baka kunin din ng ibang mga tao. Isa pa rin sa napansin natin na halos kapareho ng mga kuwebang napuntahan natin, lahat sila nakaharap sa dagat o sa karagatan. May magandang view nung dagat. Ang paniwala din ng ilang mga taga rito, baka
inihanda talaga nila o yung mga kamag-anak ng mga namayapa na nasa isang magandang resting place o magandang view yung kung saan nakahimla yung kanilang mga mahal sa buhay. Sa kasamaang palad, naging biktima rin umano ng pagnanakaw ang kuwebang ito. Pangatlong kuweba na pupuntahan natin, yung Malatumbo Cave. Sa puntong ito, papunta pa lang tayo doon pero kailangan nating huminto dahil nawawala daw tayo. Mahigit isang oras na kaming naglalakad. Hindi kaya nagambala namin ang mga sagradong kuweba ng isla. Kailangan natin huminto sandali dahil nawawala daw tayo. Sige! Diretso kuya? Diretso? Kinakailangan na ring magtabas ng mga nakausling mga dahon at sanga para makaraan kami. Ikalawang beses na itong naliligaw daw tayo, hindi natin matuntun yung daan papunta doon sa Malatumbo Cave. Mukhang ayaw magpakita sa atin. Yan ha? Na, sa wakas. Pagkatapos maligaw. Ito na yung Malatumbo Cave. Buka na, no? Buka na lang. Sikip ng adobe. Kaya pwede sa buka na lang. Ito, kita na, oh. Okay. Ano pa makikita sa loob? Mga pottery din. Tapos, shells, marami. Dito naman sa Malatumbo, kaiba dun sa mga burial caves. Na may dito mga pottery. Pottery? Ito gaya nito. Luma na talaga ito. Luma na ito. Mga native potteries ito. Kaysa, yung mga nandun sa mga burial caves, marami Chinese na. Bakit? Bakit sila kumuha ng mga shell? Dinala nila? Ginagamit dinala dito kasi kinakain nila. Usually itong gaya nito. Yung tawag namin dito ay samong binasag nila. Binabasag nila ang pit nito para sipsipin yung laman pagluto na. Kung ang Ipot at Silak Cave ay naging libingan ng mga sinaunang Bantoanon, pinaniniwalaan namang naging tirahan nila ang Malatumbo Cave dahil na rin sa mga nakakalat na banga at pirapirasong shells. Ito ang Nautilus. Ay, ganda, Leo. Wala bang mga markings sa cave to na
May mga tools ba nakuha dito dati? Correct. Ayan. Anong bato? Bini. Parang tools ito, kumbaga. Stone tools kung para sa akin. Oo, oh, parang paano gagamitin yan? Halimbawa? Hindi. Pwede rin pang ano, pang chop ng... Pang-chop ng mga sarna. Sige, paano? Pwede rin pang chop ng, halimbawa, pang, o pang basag sa bungo nung, halimbawa, pag-ahan sila. Makakahuli na halimbawa baboy ram o usa, pwedeng pang basag ng ano, pang basag ng mga buto. Siyam na kuweba pa lang daw ang napapasok sa buong Guyangan at marami pa umanong hindi na i-explore. May mga pulang marka din sa dingding ng kuweba na sinulat mismo ng National Museum bilang tanda na patuloy ang pag-aaral nila dito. Ipinakita sa amin ni Sir Abner ang mga nakolekta nilang mga artifacts mula sa mga kuweba. Ito ang burial pot. Ano ba yung burial pot? Ano ba? Yung pot na ginawang parang kabaong, parang libingan. Ito. So anong nagkakasya dyan? Ang nasa loob, ano, parang maliliit na buto. Maliliit. Ibig sabihin, sanggol siguro. May mga nakuha ding accessories katulad ng mga ito. At isang bagay nayari sa bakal. Ito galing naman sa Guyangan Cave to, na para sa akin napaka-pambihira kasi hindi ba ako nakakita ng ganito. Dahil wala naman talagang museo para sa mga nahukay na artifacts, ginawa na lamang ng mga taga-Aska na gawing informal museum ang kanilang mga bahay. Kamakailan lamang, noong taong 2010, isang banga na may kakaibang disenyo ang natagpuan sa isang kuweba sa Barangay Balogo, sa isang hukay na napapalibutan ng mga bato. Tatlong bata umano ang nakakita dito nang hinabol nila ang isang bayawak papasok ng kuweba. Pinagpartihan nila ang pirapirasong banga. Pero dahil na rin sa tulong ng barangay officials, ibinalik ng dalawang pamilya ang mga piraso ng banga, maliban sa isa. Nawawala rin ang takip nito. Kinaumagahan, nakakuha kami ng tip. Ipapakita daw sa amin ang nawawalang takip ng tatawagin nating Balogo Tibor na ang ibig sabihin ay kayamanan. Kami papunta sa sinasabing nakakuha sa takip ng Balogo Tibor. Nasa inyo daw yung takip ng baka? Opo. Pwede mo makita? Pwede po, sir. Sige. Paano mo napunta sa inyo ito? Kaya po sa yungib. Sa kuweba? Opo. Kinuha niyo na lang? Opo. Ang naunang nakita po ay yung ano yung katawan, yung banga. Nagalipas ng isang araw ay kami naman ang nagpumasok doon. Oo. Naiwan ito? Oo po. Nasa dulo, sa loob, pinakaloob. Ito lang ang nakita ko, ulo. Ito yung ano na. Nakabaon? Nakabaon. Ng, na, tambo na ng buha, lupa. Inukay niya? Oo po. Inukay ko ay. Wala raw balak na isauli pa ang takip. Ang pagkakaalam niya kasi, pwede niya itong itago dahil siya ang nakahukay nito. Anong... Plano? Yung nasa po, plano ko, bebenta. Pagdating na araw? Oo. Oh. E kung sabihin sa inyo na, kung kailangan mo ibalik yan dahil parte yan ng banga at pag-aari ng ano, na mismong bayan, anong gagawin mo? Ay, kailangan kung talagang yun ang patakaran ay na pwedeng ibigay ko sa kanila eh. Ibigay ko eh. Isusoli mo na lang. Oo.
ayon sa Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009. Dapat ibigay sa lokal na pamahalaan o sa National Museum ang anumang makukuhang artifact. At sino mang mag-aangkat, magbebenta o mag-aari nito ay maaaring pagmultahin ng 200,000 piso o makulong ng di lalagpas sa 10 taon. Na pag may nalaman silang naghuhukay doon, kailangan kaagad nilang sabihin na bawal yan at i-report natin sa National Museum at magpapadala kami ng tao. Ayon sa mga taga-National Museum, ang mga banga at mga platong nakuha nila mula sa isla ng Banton ay isang senyales ng progresibong pamumuhay. Anong significance ba nitong mga to? Ang significance nito, ibig sabihin, anong early period, yung katulad ng sinabi ko, mga around na 906 AD, nagkakaroon na tayo ng trade contact sa outside ng Pilipinas. Katulad nga nito, mga Chinese product, na nakarating na rito yung mga, ibig sabihin nakarating na dito ang Chinese. Dahil sa pakikipagkalakalan, nagkaroon na rin daw ng ideya ang mga sinaunang Bantoanon sa pagbuo at pagdisenyo ng mga banga at pinggan. Yung napansin kong unusual na nagawa ng mga local patterns natin ay nagkaroon na, natutunan sila maglagay ng put ring o put rim at marunong sila ng nagagawa nilang perforation yung base ng pottery. Isa pa, siguro napansin nila na ang mga trade ceramics mayroong glaze. Ang kakaibang hugis naman ng mga bungo ay tanda umano ng kalagayan ng pamumuhay nito sa komunidad. Actually, ito yung pinakaunang specimen na nahukay sa Banton noong 1960s ni Professor Evangelista. So ito yung unang yung evidence kung bakit naging sikat ang Banton sa skull reformation. Sila yung mga evidence natin na nung araw pa, nagkaroon na ng ganitong concept ng beautification. At ang ikat o ang Banton burial cloth ay hinihinalang pinambalot sa mga buto ng isang tao na nasa mataas na antas sa lipunan. Maaaring hindi siyang ordinaryong tao kasi pinagtuunan ng pansin, ng panahon, ng pag-iisip. Kasi remember, hindi ganun kadaling mag-weave ng isang special cloth. So it's a special cloth. Ngayon, yung designs, may ibig sabihin din yan, kaya lang medyo ngayon hindi na natin makita maigi, di ba? Ipinakita rin namin ang mga imahe ng bakal at mga banga mula sa Balogo upang masuri. Ano ho ba ito? Masasabi niyo ho ba sa disenyo kung ano ang origin? China ba? Mukhang Chinese yata. I'm not so sure kasi kailangan makita yung loob niyan. Kasi ang Vietnam, ang Vietnam ay gumawa din ng ganyan. Ang bakal naman, hindi nila maipaliwanag kung saan ang pinagmulan. Patuloy ang pagsasaliksik at pag-aaral ng mga eksperto ng National Museum sa buong isla ng Banton. Isa raw itong malaking archaeological site para sa kanila. Kaya nangihinayang sila sa kakulangan ng kaalaman ng publiko tungkol sa mga yaman ng Banton. Wala rin kasi ito sa mga libro. Bagamat batid ng mga Bantoanon ang yaman na mayroon ang isla, hati ang interes ng bawat isa ukol sa magiging kapalaran ng mga natuklasang piraso ng kasaysayan. Anong tingin ho ng lokal na pamahalaan dun sa mga kuweba? Since ako po ang na-assign ng pagmamati ng mga government agency, sinatanong ako ng Provincial Tourism Office kung ano yung plano. Wala kasi akong makuha, parang susuportahan nila ako na ano. Sasabihin na, wala naman pupunta dito kasi ang layo-layo ng lugar natin. Maganda ang aming plano sana dyan. Yung, as much as possible, gusto namin i-endure sana sa private entity yung pag-develop. Kasi yung local government talaga, kapos kami sa aming pondo. In fact, we are requesting na the whole island should be declared as the National Ecotourism Site. Yan ang aming ginagawa ngayon. Pagkat parang may cultural amnesia, kumbaga yung nalilimutan na ang pinanggalingan, halimbawa sa Banton at
gano'n natin ma-realize na ang pagka-Pilipino natin ay hindi lang galing sa isang lokal. Pira-piraso na lamang ang mga natira sa mga Bantuanon. Ang mga magaganda at buong artifacts na ibenta na umano sa mga private collector. Katulad ng kanilang pagtitiyagang pagtagpi-tagpiin ang mga pira-pirasong bahagi ng kanilang kultura. Pinagtitiyagaan nilang pagbuklorin ang mga tao tungo sa pagbibigay halaga sa nakaraan upang hindi na ito tuluyang malibing sa limot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruc at ito ang Eyewitness. Adlaw kang bagong yunso, ikapagpamusiyag, hugang silak ni mo ay pilit naging lilipranit mga rampog nagnag paparuyom sa banwa. Payaan ang karuiman, mga rampog ay tunawa. Lingsilak ipabatyag, kakadag ay ipakita. Sa banwang nag-aantos, ling panahon ay ngasingin.